Sabat ko. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay mag-awitan ng masigla. Atin pong awitin ang Walking with Jesus. Para po sa ating opening song, tayo po ay tumayo lahat. Atin pong awitin ang 1 John 3 verse 1. 1 John 3 verse 1, Behold the manner of love. Isa pa po mga kapatid, awitin po natin ulit ang Behold the Manner of Love isang beses. Okay, 1, 2, 3, go! Let us all kneel down for a prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath day that you have blessed us with. And thank you, Lord, because throughout the seven, our Creator and Father, and that you will always be guiding us in whatever we do and wherever we go. Thank you, Lord, even though the weather it is not the best, but you have given us this opportunity to come back this afternoon worship service to serve you and praise you with all our brothers and sisters. We hope, Lord, that we may learn and remember everything during this AY and beatific worship service, and that we may share it to others as well. Please forgive us from all of our sins and our faults, Father. In Jesus' name we pray, amen. Magandang hapon at happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta naman po ang inyong nagdaang isang linggo? Mabuti. Nawa, naging maayos po ang nagdaang isang linggo. Ikaw partner, kumusta ka naman? Ay, thank you sa pagtanong, partner. Ay, naging magandang isang linggo naman to sa akin dahil grateful ako kay God sapagkat tinulungan niya ako sa buong school year namin dahil nakapag-moving up na din ako. Ikaw, partner, kumusta naman ang buong isang linggo ninyo? Ito naman ay naging maayos dahil nagkaroon po kami ng moving up, tsaka ng recognition. At in God's grace ay nagkaroon po kami ng mga medal or with honors. Amen, amen.
pakinig ng isang mensahe ng awit na pangungunahan po ni Sister Ashley Gonoria at ni Hope Malabanan. Happy Sabbath po muli, mga kapatid. Napakaganda po ng ating message and song, di po ba? At kami po ay dadako na sa ating roll call. So, partner? So, may jumbled word po na nakalagay sa ating screen na kailangan nating sagutan. Ang clue, somebody you can lean on in difficult times. Friend. Ano po? Ano po? Tama. Friend. Okay. So, ang title po natin sa umaga, sa hapon pong ito ay My Body, My Friend. So, bago po kami mag-start ng aming activity, may babasahin lang po kami sa susunod na slide. Friend is someone who fight for you, respect you, and include you. Friend
is someone who encourage you, need you. Okay, yung fight for you ay masasabi po natin na kunwari, kailangan natin ng tulong o kaya may mga kaibigan na tayo na ipagtatanggol tayo. Siyempre, as Seventh-day Adventist, tayo sa simbahan, may mga circle of friends tayo. Hindi yun mawawala, of course. And here, eto, friend ko din to si Faith. So, parang pag nawawala na ako ng gana, kahit, syempre, hindi po ito may iwasan. Syempre, andyan po si Faith para mag-encourage sa akin. So, need you. Syempre, pag may mga problema po tayo, nandyan po yung ating friend. Delight you. Of course, sino po ba yung kaibigan na hindi po nagpapasaya sa inyo, di ba? So, ito po si Faith, napaka-mahinhin po, pero nagpapasaya po ito sa akin. Next slide, please. So, meron po tayo ditong activity. So, ito, babasahin ko po muna. Using your body, shape the word friend. Make a strategy, collaborate, and be creative. So, magkakaroon po tayo ng three groups. At sa three groups po na ito, nandito po sa ating instruction na using our body, kailangan po natin gumawa ng shape using the word friend. So, meron po kami example dito ng aking partner, which is yung D. Di po, di. Pero nakadepende naman po sa inyo. Hindi lang po kami maka-stretch pa. So, ayan po. Meron po three groups ulit. At magka-counting po tayo. 1, 2, 3. Okay? So, start po muna tayo dito. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And kay Sister Bioli po, 1, 2, 3. Yung nasa likod po, wait. Ito po. Ito po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung, yung number niyo po muna. Okay, so dito po yung number 1, ito po yung 2, and dito po yung 3 sa likod ng number 1. 2, then 3. Sana po kayo mga kapatid, dito po. Dito po yung 1, 2, and 3. Dito po yung 2. Then, dito po yung 3. Sa likod po ng 1. Nandito na po ba lahat sa 1 and 2 tsaka 3 po? Ito po yung 1, 2, and 3. Yung mga 1 po, pakitaas po ng kamay kung sino po yung mga number 1. Number 1 po. Kayo po sa likod, number 3. Kayo po, sa likod. Ang number niyo po? Dito po yung 1, 2, and 3. Okay na po ba, mga kapatid? Okay na. So, ulitin ko po yung instruction natin. Gagawa po tayo ng body shape using the word friend. So, kayo na po bahala kung paano nyo
pagsisikapang gawin ito dahil kami rin po ay nahihirapan. Bibigyan po namin kayo ng 10 minutes upang kayo po ay makapag-usap-usap at pwede ipipresent nyo po yung dito sa harap. Yan lang po. Sa huli po pala ay maisisigaw kayo na isang word na magde-describe sa inyo pong mga kaibigan. Magde-describe sa inyong kaibigan, isang word. Seven minutes na lang po. Nga po pala, sa huli po, mag-shout po kayo ng isang word na magde-describe po sa inyong friend. For example, naka-present po kayo dito. Sasabihin niyo po yung word na nagde-describe. So, example, supportive, yan. Loyal, yan po.
Bali, pag na-present nyo po dito sa harapan, bali, naka-form na po kayo. So, ang gagawin nyo po, mag-shout kayo ng isang word na magde-describe sa isang friend. Kahit anong word po, basta isa lang. Meron kami. 2 minutes na lang po. One minute na lang po.
Hindi po, isang word lang po. Kunyari, naka-form na po kayo dito sa harapan. Tapos, sa huli po, syempre, nakaayos na po kayo. Sisigaw po kayo ng isang word na magde-describe sa isang friend. Any word po, any word. Time's up. Tapos na po ba ang lahat? Kamusta naman po, mga kapatid? Okay na po ba? Okay po sa group 1, okay na po. Sa group 2, sa 3 po, okay na po ba? Yan. So, sino po yung gustong mauna sa inyo? 3? 3 po agad? Sige po, dito. Okay, group 3 po muna. Usog pa po kayo dito, mga kapatid, para may space po. Ay, wow! Napakaganda naman ng E. Nasaan na po yung F natin? F R I E N N na lang po N and D. Akala ko po M. Usog po kayo, usog po kayo. N. So F, saan po yung F? F, R, I, E, N, and D. Wow, mga kapatid. Saan po yung shout nyo? Isang word po. Bilang po ako. 1, 2, 3. Otra. Sino po yung leader nyo dito? Yung parang nag-ano po sa inyo. Ay. So, kailangan po namin ng 3 representatives per group. 3 po, 3. Tatlo po. Ayan, so meron po tayo dito ng 3. Sino po ulit yung leader po? Sino po ba talaga? So, si Kuya JC na lang po. So, Kuya JC, bakit po ang napili niyong word sa pagde-describe ng isang friend is trust? Bakit? Dahil ang pagkakaroon ng tiwala sa isang relasyon, hindi lang sa kaibigan, ay napakahalaga. And, tama naman po. So, may questions po kami per tao, syempre. Faith?
What's your unforgettable moment with your friend? Okay. You and Ang hindi ko makakalimutan sa isang kaibigan ko ay yung pagmamahal. Kasi nandoon kasi yung pagmamahal, kasama na kasi yung trust doon. Oh, kasi kung wala yung trust. Hindi ka rin nahihiya. Okay lang. Sige yun. Ako ulit. Bakit mahalaga ang friendship sa ating church? Friendship. Bakit mahalaga ang friendship? Mahalaga po ang friendship sapagkat isa tong paraan para tayong mga nanampalataya kay Kristo ay magkaisa as a church din po. Yan. So, bakit mahalaga ang... what's your message na lang to your friend? May friend ka ba dito sa ating church? Sino yung friend mo, like, close mo dito? Nandito? Sige, what's your message na lang? Thank you for being my friend po dito, and... kahit naman po paminsan nalaleft, parang pinapasaya niyo po ako kapag alone po ako or yung mga pinsan ko po wala dito. And okay. Yun na po. Okay, thank you po, Group 3. Pwede na po kayo maupo. Thank you. Ngayon lang po ako nakakita ng ganong end. Pero thank you. Sino po yung gustong masunod? Okay na po. Yes, let's go po, Group 1. Usog po kayo dito, mga kapatid. Hindi po kasa doon. Napaka-effort naman po. So, meron po tayong F, R, I, E, ha? N, and D. Wow, mga kapatid. Kakaiba po ito, ha? Thank you. Ano po yung word niyo? Word, yung isa-shout niyo po. Sabay-sabay po kayo. Okay, faithful. Sino po yung leader? Leader po. Chaira, leader ka daw. Kailangan po pala namin, mga kapatid, na ano po, tatlong representative per group. Jaira, ano nga po pala inyo? Faithful. So, bakit po napili ng group niyo yung word na faithful? So, si Ma'am Helen na lang po. Ayan. Kasi sabi ko, anong gusto niyong word? Faithful daw. Faithful, tapat na kaibigan. Mga kapatid, no? Lahat naman tayo gusto natin isang kaibigan tapat, di ba, Rowella? Lagi nandyan. Lalo sa panahon, sa time na kailangan mo na isang kausap, yan, nandyan siya para damayan ka, hindi ka iiwan. Sila, gusto nilang gawing kaibigan daw. Kaya sabi ko si Jaira lang sana. Ayaw niya. Faithful.
Thank you po, Sister Helen. Pwede po kayo mo Sister. Sila na lang po ba yung tatanungin namin or kasama pa po kayo? Sila. So, si ano po? Si Nene. Okay. Nene, anong masasabi mo sa kaibigan mo? Yung mga kaibigan mo? Siya lang. Oh, siya lang. Oh. Mabait. Ano sabihin mo kay Hope? Pag wala po kong baon, binibigyan niya po ako. Magaling po. Ha? Magaling po. Magaling siya mag? Mag. Saan ka kay Nene? Mabait ba siya kaibigan? Opo. Ha? Bakit siya mabait? Kasi... Kasi? Masaya ba siyang kasama? Opo. Masaya siyang kasama? Bakit? Paano siya naging masayang kasama? Masaya ba yan? Masaya ka doon makasama? O, ano pang question? O, ikaw, Jaira, ano naman po ang masasabi mo sa iyong kaibigan? O, sinong kaibigan mo dito? Wala. O, kung wala naman, anong masasabi mo sa kanya kung nandito siya? Mabait. Tapos, helpful. Ano yun? Anong gusto mo sa isang kaibigan? Bakit siya kaibigan? Kasi po. Kasi po, mabait po siya, tapos helpful po siya. At magaling din kumanta po. Ang kaibigan ka, kaibigan mo, sabihin mo. Ha? Yung kaibigan mo, kaibigan sa'yo, sabihin mo. Wala siya din. Thank you, thank you. Thank you din sa ano, mga bata na akala mo parang mga ano lang, dati liliit din kasi kahit kami. Nakikita niyo sila ngayon na kumakanta na po sa church, kaya napakaganda po nito. Sa group 1 naman po, ay ano po bang group? Group 2! Okay, position, friends. Okay, alam na po nila yung kanilang mga letters. Yan. Okay. Okay. Letter F, R, I, E, N, D. Okay, ito palang D. Ako pala yon. Teka po, curious ako eh. Ito po ba yung F? Yes. R. Ah, ito po pala. R. Then I. E. Wow. N. And D. Paano po naging D? Ano po yung word na isa-shout nyo? Bilang po ako, bilang po ako. 1, 2, 3. Supportive. Supportive? Yes. Ah, supportive. Sino pong leader neto?
Ay, Raven, ikaw ang leader ka dito. Kailangan po ang 3 representative. Ayan, so Raven, ikaw daw yung leader. Ma'am, ikaw po yung leader. Siya na. Supportive po yung word nyo. Bakit po supportive yung word na napili nyo sa inyong grupo, Raven? Kasi lahat ng friend, sinasupport ka if you're sad, lonely, pag yun yung ginagawa nila, it makes you happy. Wow, may po English. Tama, tama naman po yun na kahit po tayo ay, you know, depressed, nandiyan po yung friend natin para i-support po tayo kahit pa pa. Question? Ano pong masasabi nyo sa inyo pong kaibigan? Sa inyo pong kaibigan? Ang kaibigan po, ang tunay na kaibigan, ha? Kasi ang tunay na kaibigan ay nagpapagaan ng ating problema. At the same time, naalis po yung ating malaking problema. Kasi ang problema ay talaga nagpapatanda sa atin, ano? Ito yung pumapatay din sa atin, yung problema. So kapag ang Panginoon ay kasama natin, ito po yung ating tunay na kaibigan. So wala tayong dapat problemahin. Tama po. Alam niyo po, sa totoo lang, dahil po yung napili nilang word ay supportive, sa pagiging kaibigan po kay Faith, minsan nadidepress din po kami. So talagang nakakatulong po yung pagkakaroon ng kaibigan dahil nandyan po. Bakit mahalaga ang friendship sa church? Yun po. Thank you sa tanong. Magkaisa. With unity, ganun. At lagi nating tatandaan na suportahan natin ang bawat isa. Ayan. Thank you po, Group 2. Maraming salamat po sa nag-participate po sa ating activity. Sobrang pong natutuwa ako sapagkat nakapag-reflect po tayo sa ating mga thoughts niyo po sa ating mga friends, which is, syempre, may mga kaibigan po ba kayo dito sa ating pong church? Sino pong mayroon? Ayan. Nawa po, let's wrap up. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Proverbs chapter 10. Kahit ano pa po yung mga problema na pinagdadaanan natin. So, may message ka ba sa akin, friend? Gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat ako, lalo na dun sa mga panahon na nandyan ka. Lalo na kapag I'm feeling down, tapos hindi mo ko iniiwan. Lagi kang nandyan, lalo na para sumuporta at magbigay ng advice kapag kailangan ko. Ay, wow, nakaka-touch guys. Iyak na ba? So, akin namang message sa'yo. Ay, sobrang napaka-grateful po ako. Kami po ni Faith ay almost five years na po kami magkaibigan. Akong natutuwa sapagkat dumating po siya, hulog po ng langit sapagkat napakabait po nito. Hindi po ako namamlastik. Pero napakabait po niyang kaibigan at hindi po ako nito iniiwan. So, yun lang po ang aming roll call sa hapon na ito at nawa po ay na-enjoy ninyo. Happy Sabbath! Happy Sabbath po! Sa mga beatific participants po, maaari na po kayong pumunta sa likod.
Magandang hapon po at happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating beatific worship. Ating pong awitin ang To God Be the Glory, hymn number 227-227. Good afternoon po and happy Sabbath, mga kapatid. Ako po ay nagagalak na muli binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makabalik sa hapon ito at magbigay papuri sa kanyang pangalan. Ang speaker po natin ngayong hapon ay isang kabataan din na simula pagkabata ay dito na po lumaki sa church. Isang college student at member siya ng Youth Council, isang masipag na kabataan. Nawa ang ating maririnig na mensahe ay magbigay papuri sa Panginoon at biyaya sa atin. At nawa ang mga itoon po natin ng puso at isipan sa pakikinig. Anumang distraction na pwedeng madistract tayo ay ilayo po muna natin. Ang pag-uusap na hindi magbibigay kaligayahan sa Diyos. At nawa tayo lahat ay makinig. Muli, happy Sabbath and good afternoon po sa inyo lahat. Thank you.
Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful Sabbath that you have gifted to us. Amidst the rain, in the hours of worship, Heavenly Father, you have given us time to come together to church dry so that we may worship you comfortably. And we thank you, Heavenly Father, for all the blessings you have given to us this day. Father, as we continue to learn more about your word, may you be with us. May your holy angels guide us as we understand your message. And may our focus be on the discussion of your word. Heavenly Father, if there are other brothers and sisters who are coming to this holy place, be with them and guide them that they may safely arrive here. May we continue to tune our hearts to your voice, Heavenly Father, until the end of the Sabbath day. This we ask through Jesus Christ our Savior. Amen. Para po sa ating pagpapatuloy, atin pong awitin ang Leaning on the Everlasting Arms, hymn number 295. Tayo po lahat ay tumayo. Bago tayo lumuhod upang manalangin, aking babasahin ang nakasulat sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 13, mga talatang 31 at 32. Ganito po ang sinasabi. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy, anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Magalang po tayong lumuhod, tayo po ay mananalangin.
Panginoong Diyos, sa hapon pong ito, muli naming sinasabing salamat. Salamat sapagkat minsan pa ay ipinagkaloob sa amin ang karapatan, pagkakataon, na kami na iyong mga anak ay muling magkasama-sama at magkatipon-tipon sa iisang objective. At yan po ay purihin kayo sa Espiritu at katotohanan, sambahin kayo sa pamamagitan ng pag-aawitan, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Amang banal, napakabuti niyo po sapagkat ang pagkakataong katulad nito ay siyang aming inaasam-asam upang kami na mga anak ay lalo pang mapalapit ng mas malapit pa at kasama ang aming Panginoong Hesukristo. Ama, inalalapit ko po na patuloy niyo kaming ingatan, patuloy niyo pong pagpalain at higit sa lahat ang babaeng tatayo sa aming harapan ay inyong pagpalain. Titindig siya upang magsalita ng mensahe mula sa inyo. At kaming lahat ay buksan ng aming mga isipan pagkaloob kami ng pag-unawa at pagkatapos nito ay sasabihin naming purihin ka o Diyos sapagkat ang iyong mga salita ay totoo at tapat. Patawad ko sa kami nagkulang at nagkasala, ito ay aking hinihiling alang-alang na lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. To make creation glow, He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. Can change your family. He's already changed the world when Jesus.
Jesus brings it to a heart. Heaven's banner is unfurled. And once you start to share it in His precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God. Amen. Napakagandang mensahe ng awit. Ang tagal ko na din pong hindi na pakinggan ng kantang iyon. Siguro ano talaga siya, isa sa mga kantang kailangan mong kantahin kapag ikaw ay nagsisimula pa lang umawit sa harapan. Ayan. So ngayon naman po, tayo pa ay dadako sa ating lesson or sermon for this afternoon. Continuation po siya ng lesson last week na from the Ellen G. White book, Christ Object Lessons. Ang title natin for this afternoon is Other Lessons Obtained from Seed Sowing. So connected din po siya or kinuha pong lessons na to sa mustard seed. Ayan, okay. So mga kapatid, tayo po ay kailangan ko po ng inyong participation. Sa aking slide, meron pong batang may sakit. Ngayon po, may tatlong option po dyan. May tatlo pong option. Ayan. So, sa tatlong option, nakalagay po dyan kung ano ang sasabihin ng nanay ng isang batang may sakit. So, yung mga nanay po dito or mga magulang, alam nyo na po, nasa isip nyo na po kung ano yung unang-unan yung sasabihin kapag nagkasakit ang mga anak nyo. At mga anak, alalahanin nyo nung may sakit kayo, ano yung unang sinasabi sa inyo ng mga magulang ninyo? Mamaya, meron nga tatlong option. Ang first option ay, saan ang masakit anak? So, sino po dyan? Yan ang unang sasabihin ng nanay niya? Raise of hands? Wala? Wala? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Lima? Yun ang unang tatanungin saan ang masakit. Next option. Uminom ka ng tubig o magpahinga ka muna? O sino po yung nagsasabi ng ganyan? Unang-una. 1, 2, 3, 4. Madadagdagan ba? 5, 6? Nadagdagan. And our third option, kaka-cellphone mo yan. So sino po yan ang unang sa... Oh, ang dami! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napakadami po. So ito po ang panalo. Yun ang unang sinasabi ng mga magulang. Tama naman po, na-confirm nyo pong lahat na yan ang unang sasabihin ng magulang kapag nagkasakit ang anak. Hindi saan ang masakit, anak, hindi uminom ka ng tubig, kundi kaka-cellphone mo yan. Okay? Pero sa ating mga katulad ko na anak dyan, at sa mga nanay din dyan,
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kaka-cellphone mo yan, anak? Minsan po kasi tayong mga anak, hindi natin naiintindihan yung mga magulang natin. Pero naniniwala po ako na kapag ang magulang ay nagsasalita, meron siyang gustong iparating, hindi lang natin maintindihan. So ano po ba ang pwedeng ibig sabihin ng kaka-cellphone mo yan? Okay, first na pwedeng ibig sabihin, focus on the task at hand. Diba? Kasi minsan, inutusan ka na, tapos nakalimutan mo kasi hindi ka nga nakafocus kasi kaka-cellphone mo yan. Diba? Yun yung unang ibig sabihin. Ano pang pwedeng ibig sabihin? Too much is not good. Kaya yun yung unang sinasabi sa'yo kapag nagkasakit ka, kasi kaka-cellphone mo, cellphone ka ng cellphone, hanggang nakalimutan mo ng kumain, nakalimutan mo ng matulog, nakalimutan mo ng ipahinga yung mga mata mo. Diba? Hindi rin maganda ang sobra-sobra ng isang bagay. At ano ang last na ibig sabihin kapag sinabihan ka ng nanay mo na kaka-cellphone mo yan? Anak, miss na kita. Oh, tama po ba yan, mga magulang? Kapag sinasabihin nyo, kaka-cellphone mo yan, ang totoong ibig sabihin yan ay miss na kita, anak. Tama po ba yun? Tama? Parang hindi naman, parang mali naman nilagay ko. Tama naman po, mga magulang, yes. Yes, okay. So, sa ating mga anak, kapag sinabihan ka ng kaka-cellphone mo yan, isipin mo na lang sinasabihan ka ng mama mo na miss mo siya. So, yayakapin mo lang ulit, tapos mag-cellphone ka na ulit pagkatapos. Tapos, yayakapin mo na lang ulit, hanggang masabihan ka ulit. De joke lang po. Pero, iyon ang pwedeng ibig sabihin. Ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon na ating Ama sa Langit ay pinagsasabihan din tayo sa Biblia, di po ba? Pero minsan, hindi rin natin maintindihan. Kasi ang pagsasabi sa atin ng Panginoon ay ang mga sermon sa atin ng Panginoon, hindi na sinasabi ng kaka-cellphone mo yan. Sinasabi niya ng mga parabolo or parables. Kaya tayong mga anak niya, hindi natin siya naiintindihan face first. Kasi may ibig sabihin pa pala siya, parang ganyan. So, ang parable na ating itatakal po ay parable of the mustard seed. So, meron po kong dyan nilagay na tatlong source, Matthew 13, 31, 32, Mark 4, 30 to 32, and Luke 13, 18 to 19. Pero iisa lang po yung ibig sabihin yan. Ang nangyari daw po sa parable of the mustard seed ay mula sa isang mustard seed na napakaliit ay ito ay lalaki into a tree kung saan mapapakinabangan siya ng mga ibon. Yun lang din. Merong with such big branches that the birds can perch sa kabila so that birds come and perch in its branches. So iba-iba lang po siyang version. Ngayon po, i-continue po natin ang diniscuss ni Elder Ricky last week tungkol sa parable of the mustard seed. Ano pa ba yung mga lesson na makukuha natin? Our first lesson is that God works in nature. There is faith unseen in nature. Minsan po ba mga kapatid, nagtataka kayo kung bakit may mga halaman na kahit hindi mo dinidiligan, hindi mo pinapansin, tumutubo. Di po ba? May mga ganun talagang mga halaman. This is because there is faith unseen in nature. Because God is working in nature. And if God works in nature, He works in our daily lives as well. Kasi di po ba, gawa tayo ng Panginoon, part tayo ng nature. So kung sa mga puno, sa mga halaman ay gumagawa ang Panginoon, sa atin din po. He created the earth and gave it power to grow and multiply. And there is an invisible power constantly at work as man's servant to feed and to clothe him. So ang key po dyan, ang keyword doon ay invisible at constant. So ibig sabihin po, hindi siya nagva-vary day to day. Kung ngayon, bibiyayaan ka ng Panginoon, bukas hindi, mali daw po yung ganong pag-iisip. Kasi ang pinakita daw sa parable of the mustard seed ay araw-araw tayo or constant tayong gumagawa ang Panginoon sa atin. At ang last statement, He supplies in due proportion all that is required to perfect the harvest. So ayun nga po, may mga halaman na kahit hindi natin diligan, hindi natin pansinin, namumulaklak. Di po ba? And para mamulaklak ang isang halaman, meron siyang requirement na water, di po ba? Meron din siyang requirement na
na sun, na exposure to the sun. Kasi kung meron kang halaman na ayaw sa araw, pero nilagay mo sa araw, ano mangyayari? Mamamatay po, di ba? Kapag meron kang halaman na ayaw sa tubig, pero diniligan mo ng diligan araw-araw, mamamatay din po siya, di po ba? So, merong eksaktong kailangan ang bawat halaman. At ganun din daw tayong mga tao, mga kapatid. Bawat tao ay may eksaktong kailangan at alam yun ng Panginoon. At binibigyan niya tayo ng eksaktong kailangan natin sa ating pang-araw-araw. Kaya kung minsan po, feeling natin na kulang yung natatanggap natin sa isang araw, hindi po. Dahil sabi ng Panginoon, yun ang sapat na kailangan mo para sa araw na yon. Sa Genesis 1 verse 11 to 12, sabi, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And God saw that it was good." So nakalagay po ba dyan mga kapatid na ginawa ng Panginoon ang mga halaman gamit ang kanyang mga kamay, gamit ang kanyang mga paa o kung ano pang merong parte ng katawan ng Panginoon? Hinulma niya ba ang mga puno at halaman? Hindi. Sinabi niya lang, "Let the earth." Sinabi niya lang po. Ibig sabihin po nun, lahat ng mga salita ng ating Panginoon ay nagkakatotoo. So, saan po natin mahahanap ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid? Sa Bible, di po ba? So, kung yung ganyang utos niya na magkaroon ng damo, na magkaroon ng mga puno nagbubunga ng mga kung ano-anong prutas, at nangyari siya, maniwala din po tayo sa mga salita ng Panginoon sa Biblia. Nakalagay naman sa Matthew 6 verse 28 to 31, sabi to ni Jesus sa kanyang mga disciple, "And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, 'What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?'" So sinasabi po dyan ni Jesus sa kanyang mga disciple na kung yung halaman na bukas isusunog din para magkaroon ng apoy, kung yun, nilalagyan pa rin ng bulaklak kahit masusunog na lang din, paano pa kaya ikaw? Diba? Na araw-araw kang may purpose dito sa mundo, na ginawa ka ng Panginoon sa kanyang image. Siyempre ikaw, gusto niya, bibihisan ka talaga niya ng napakaganda. At bibigyan ka niya ng sapat na pagkain at sapat na inumin. Kaya huwag ka daw mag-aalala. So what is the next lesson from the mustard seed? We must cooperate with Him. Mga kapatid, ang cooperate na word ay galing sa co-operate. Dun sa word na yon, ang nag-ooperate hindi lang isa, kundi two or more. Kaya siya cooperate. Kaya kailangan daw nating makibahagi or makitrabaho ang Panginoon. Sabi sa first statement, "The laws of nature are obeyed by nature. These the Lord develops in their proper season because they do not resist His working." Kagaya po ng sinabi ko kanina, merong laws of nature. Kapag ang tinanim mo ay mangga, ang bubunga ba ay strawberry? Hindi naman po, di ba? Dahil ang law of nature ay kung ano ang tinanim mo, yun din ang kanyang bubunga. Yun, very simple. Kaya nga po maraming gusto ng halaman eh. Kasi daw sa halaman, hindi ka daw binibigo. Kapag daw ang tao, kahit minsan mabait ka, hindi mabait ang pakikitungo sa'yo. So, kung ang nature or kung mga halaman, sinusundan nila yung law of nature, kaya daw sila sinusuportahan o binibigyan ng growth ng Panginoon dahil sumusunod sila sa laws of nature. So, ganun din daw po tayo. Sa second statement, "We are the lone creation with rational thinking and made in His image, and yet we are disobedient." So, kung yung halaman kayang sumunod daw sa Panginoon, paano pa kaya tayong tao na mayroong tamang pag-iisip? Di po ba? Yung halaman, walang isip yan. Ang gagawin niya lang kapag boto siya, nandun lang siya, naghihintay lang siya madiligan.
naghihintay lang siyang arawan siya. Tapos kapag naging bulaklak siya, mahuhulog siya dun sa ground, sa soil. Tapos magiging buto na naman. Tapos tutubo na naman siya. So ganun lang ginagawa ng halaman. E tayo pong mga tao na meron tamang pag-iisip na alam natin yung tama at mali, bakit po hindi natin kayang sundan daw ang Panginoon? In everything we do, there is divine and human effort. Alam po natin yan na hindi lang ang Panginoon ang gumagawa, hindi lang din tayo. Tayo ay kasama natin ng Panginoon sa ating buhay. We have a part to act, but we must have the power of divinity to unite with us or our efforts will be in vain. So kung wala daw po ang Panginoon, wala din daw pong kwenta ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. And lastly, realizing our dependency on God keeps us humble. So kailangan din daw po natin maintindihan na kailangan natin ng Panginoon para tayo ay maging humble. Sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 6 to 9, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. So kahit daw po merong nagdidilig at merong nagtanim ng buto, ang Panginoon pa rin daw po ang nagpapatubo sa mga halaman. Ayan, ito ang ating next lesson. There is no shortcut to life. Paano po natin ito nalaman? Kasi ang Panginoon mismo, po pwede naman siyang bumaba agad dito at isalba tayong lahat, pero hindi niya po yun ginawa kasi yun yung madali eh. Yun yung shortcut. Ano pong ginawa ng Panginoon? Diba? Hindi siya bumaba dito bilang mama na agad. Nakita mong kumikinang-kinang siya. At sasabihin niya, ikaw masama ka, kailangan mong parusahan, ganyan-ganyan. Hindi niya po yung ginawa. Ang ginawa niya is yung pinagdadaanan ng bawat tao na nilalang ng Panginoon. Which is, magsisimula ka na isa kang baby hanggang siya ay naging isang bata. Hanggang siya ay naging isang mama at nag-serve na siya sa kanyang ama sa langit. Ayan. And ang ating last statement dyan ay, there are stages to life and you must align with them as Jesus did. So yung kapag daw meron tayong mga anak na gustong-gusto ng mag-lipstick or gustong-gusto ng mag-heels, sabihin mo si Panginoon nga eh, di ba? Alam niya yung kanyang life stages. Alam niya kung kailan siya dapat na may ganitong talino. Kasi matalino na siya, baby pa lang siya siguro eh. Pero kinip na yun sa sarili niya. Bata pa lang matalino na siya, pero hindi niya din yun ipinagyabang sa ibang tao. Nung bata siya, naging bata lang siya. Nung tumanda siya, dun na siya nagtanda at pinahagi ang balita ng Panginoon sa ibang tao. Sa Luke 2 verse 40 and 52, ito daw po ang nangyari kay Jesus. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God was on him. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So ganyan daw ang nangyari kay Jesus nung sinundan niya ang ganong growth cycle din ng isang halaman. This is our second to the last. You reap what you sow. Ang Tagalog po nito mga kapatid ay kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. So kung ikaw, nagtanim ka ng galit sa kapwa, ano din ang iyong, anong marireceive mo? Galit din po, di ba? Because every act and every word is a seed that will bear fruit. At sabi din po dito, God destroys no man. Everyone who is destroyed will have destroyed himself. Kaya wag daw po natin sisihin ng Panginoon kung tayo ay mapariwara. Dahil kung ano nga ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Diba? Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ayan, so kung ikaw daw ay kukunti lang ang itinanim mo, kukunti lang din yung matatanggap mo. At ganun din kung madami ang tinanim mo, madami rin ang tatanggapin mo. And our last is, Jesus dies so that we may grow. Katulad po ng sinabi ko mga kapatid, kapag namulaklak na o kapag nagbunga na
ng prutas ang isang puno, ano nangyayari sa mga prutas? Hanggang dun lang ba ang prutas forever sa puno? Ano po nangyayari sa prutas? Di ba ito'y nalalaglag? Bakit siya nalalaglag? Para magkaroon ulit ng panibagong puno. Kasi yun daw ang design. That is the design of God for us all. May kita natin yun sa nature. Hindi ka daw dapat na isa kang puno. Pag namunga ka, yun na yun. Dapat daw ay kapag namunga ka, ay magtatanim ka ulit. And all who would bring forth fruit as workers together with Christ must first fall into the ground and die. That is the only way for harvest to be multiplied. So yun daw po ang dapat nating gawin. Anong ibig sabihin ng first fall into the ground and die? Kapag ikaw ay namunga na, kapag ikaw ay nasa pinakatuktok na ng inyong faith journey, dapat ikaw ay magpapakumbaba, mga kapatid. Hindi dapat na kapag ikaw ay nasa taas na, hanggang dun ka na lang. Kailangan ay magpakumbaba ka para ma-share mo din sa iba ang iyong mga natutunan. Sabi sa John 12 verse 24, "Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." So ayan, hindi po ibig sabihin na namatay ang isang prutas o isang bulaklak ay ito ng katapusan ng buhay nito. Kasi yung buto nito o ang seeds nito ay tutubo pa ulit. Ayan. So ano po ang ating lessons learned from the parable of the mustard seed? Una, there is faith unseen in nature na hindi natin nakikita pero gumagalaw ang Panginoon sa kalikasan. Next, we must work with God. Against God po ba ang sinabi, mga kapatid? No. We must work with God. Next is follow the natural growth of life at huwag kang magmamadali. Next is you reap what you sow. Next is Jesus died for us to grow. Yan. So yan pong ating lessons learned for this afternoon. At iiwanan ko po kayo ng isang excerpt mula kay Miss Ellen G. White in this chapter. "He who causes the seed to spring up, who tends it day and night, who gives it power to develop, is the author of our being, the King of heaven, and he exercises still greater care and interest in behalf of his children. While the human sower is planting the seed to sustain our earthly life, the divine sower will plant in the soul the seed that will bring forth fruit unto life everlasting." Nawa, mga kapatid, ay may natutunan po tayo sa ngayong hapon. At ayun po lamang at happy Sabbath. Tayo po'y dadako na sa ating handog at ikapo. Sabi dito sa Malakias chapter 3 verse 10, "Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan." Handa na po ang ating dikunis para sa ating handog at ikapo.
God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, alleluia. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Let us pray. O dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Kami, Ama, ay taos pusong nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, sa inyong habag at awa sa buong isang linggo na kami ay inyong pinatnubayan, ginabayan at patuloy na pinagpala. Narito, Ama, ang mga pagpapalang aming natanggap, aming binabalik sa inyo. At nawain niyo po itong pagpalain, basbasan, upang sa aming sunod na linggo na aming haharapin, ay patuloy niyo kaming pagpalain ng aming mga hanap buhay, maging ang aming kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin at patawad kung saan kami nagkulang, nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating pagtatapos, atin pong awitin ang Fairest Lord Jesus, hymn number 131, 131. Let's all bow our heads and pray. Dear Heavenly Father, thank you for the wonderful message you have imparted on us. May we all keep those lessons in our mind
And may we continue to find joy in understanding your word and learning more about you as we also learn more about ourselves. Heavenly Father, as we part ways, may you be with us and guide us as we go to our homes. And for the rest of the Sabbath, Lord, may we continue to celebrate your gift of the Sabbath. And may you guide us safely through another week. This we ask through Jesus Christ, our Savior. Amen.